ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Eto na ang paghihiganti ni Giselle para kay Moira o sa kilalang Morgana. Ano kaya ang mangyayari ngayon kay Moira sa kamay ni Giselle? Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Lumaban na talaga si Lynette kay Moira. Pinahiya niya ito habang nasa meeting. At hindi natuloy kung sino ang magiging bagong CEO ng Apex dahil sa ginawa ni Lynette kay Moira. Pinahiya ni Lynette si Moira dahil sa ginawa nitong pagpapadala ng damit na pangpatay para kay Chang Susan. Sinabi lahat ni Lynette kung gaano kasama ang ugaling meron si Moira at hindi daw ito bagay maging isang CEO ng Apex dahil buhay pa daw ang pasyente ay pinapatay na ni Moira. Tuwang-tuwa naman si Robert sa ginawa ni Lynette kay Moira. Hindi daw niya akalain na gagawin yon ni Lynette. Buti na lang daw at ginawa nga ni Lynette yon at sa ganon makapag-isip-isip ang mga board members kung sino ang dapat nilang piliin. Nagsabi si Lynette kay Robert na ginawa niya lang daw yon para iparamdam kay Morgana kung ano ang ginawa nito. Binalik lang daw niya dito. Nagsabi naman si Josa na ang kapal ng mukha ng Morgana na yon, may gana pa daw pala itong maging CEO pagkatapos ng ginawa nito. Samantala si Giselle, hindi siya papayag na hindi siya makagante kay Morgana dahil sa ginawa nito sa kanya. Kaya tinawagan niya si Froilan, ang tauhan ni Don Pepe. Inutusan niya ito na magpadala ng isang imbitasyon para kay Morgana na kunwaring bibigyan ito ng isang libreng massage at ilalagay sa imbitasyon na galing ito sa isa sa mga board members para hindi daw mahalata ni Morgana. Samantala si Madam Chantal, dahil sa nag-aalala ito kay Moira na baka masira daw ang plano nila na hindi maging CEO si Moira dahil sa nangyari, tinawagan niya si Moira dahil bakit parang wala daw ginagawa si Moira para piliin ito ng mga board members. Nung tinawagan niya si Moira, nagtanong siya dito kung nasaan ito ngayon. Nagsabi si Moira na nasa spa siya ngayon dahil gusto niya muna daw mag-relax at masakit daw ang katawan niya. Nagsabi naman si Madam Chantal na bakit wala ka ginagawa? Ano ba ang plano mo? Baka hindi ka piliin ng mga board members. Kaya imbis daw magpaspa si Moira ngayon, bakit daw hindi neto ligawan ang mga board members para piliin ito na maging CEO. Nagsabi naman si Moira na huwag itong mag-alala dahil madami naman daw siyang kakampi sa mga board members at isa daw sa mga to ay binigyan siya ng libreng massage. Niregaluhan pa daw siya ng isang package. Nagsabi naman si Madam Chantal na ikaw ang bahala. Gusto ko lang makasiguro na ikaw nga ang magiging CEO ng Apex. O sige, mag-enjoy ka dyan sa spa mo, sabi ni Madam Chantal at binaba na ang tawag. Wala naman kaalam-alam si Moira sa mangyayari sa kanya ngayon at pumasok na si Moira sa loob ng spa. Nung pagpasok ni Moira sa isang kwarto, sinabihan siya ng isang masahista na kung ano daw ang gusto nitong amoy habang minamasahe ang likod nito. At binigay ng masahista kay Moira ang lahat ng amoy at ang pinili ni Moira ay ang isang eucalyptus. Inamoy ito ni Moira at sobrang sarap na sarap siya sa amoy dito. Ang hindi niya alam, may pampatulog ang inamoy niya. Maya-maya lang, pinahiga na siya ng masahista at sinabihan siya netong mag-relax lang daw muna ito hanggang sa nakatulog na ng mahimbing si Moira. Samantala sa Apex, dahil sa nabalitaan ni Zoe na nagpadala ng damit na pangpatay itong si Morgana kay Chang Susan at nalaman din ni Zoe na pinahiya nila Lynette ang mami niya sa board members. Siya daw mismo ang gagante para sa ginawang pampapahiya nila sa mami niya. Nung naglalakad si Zoe sa hallway,
Sumaktong nakita niya sila Chang Susan, Daddy Robert niya, Annalyn, Lynette at Josa na nag-uusap-usap para kamustahin ang lagay ni Chang Susan. Agad siya lumapit dito para sabihin na kamusta naman daw ang lagay neto ni Chang Susan. Dagdag pa ni Zoe na nabalitaan daw niyang nagpadala ang Tita Morgana niya dito ng isang damit na pangpatay. At paano daw neto masusuot ang damit? Kasi mukhang hindi daw ito kakasya dahil mataba pa din daw si Chang Susan. Tahimik lang sila Lynette. Ayaw na nilang patulan sana si Zoe. Kahit si Chang Susan, hindi na din pumatol kay Zoe. At si Robert na mismo nagsalita kay Zoe na tama na daw itong si Zoe. Tama na daw ang pangbabastos neto sa matanda. Wala na daw respeto itong si Zoe. Nagtaray naman si Zoe at sinagot niya si Robert na wala naman daw talaga siyang respeto sa matandang yan at wala daw siyang pakialam kung magkasakit o mamatay daw ang matandang si Susan. Bigla nagsalita si Annalyn na tama ka na Zoe kung wala kang respeto sa lola ko. Kahit sa sarili mo na lang, irespeto mo. Doktor ka pa naman tapos ganyan ka magsalita sa may sakit. Hindi ka bagay maging doktor. At nagsabi si Annalyn na tara na lola at inaya niya na sila Chang Susan. Dahil baka mas stress pa daw lalo ang lola niya kay Zoe. Nagtaray naman si Zoe na tinitigan sila Annalyn habang paalis ang mga ito. Samantala si Giselle, nung nalaman niyang nakatulog na ng mahimbing itong si Moira sa loob ng kwarto, agad siyang pumasok at pinasalamatan niya ang isang masahista dahil sa ginawa nito at pinalabas niya na ito pagkatapos niya abutan ng bayad. Habang mahimbing na natutulog itong si Moira, ang hindi niya alam na sa likuran niya si Giselle. Nagsasabi si Giselle na, "Kamusta ka na Morgana? Ako si Miss Viganza o pwede mo din ako tawaging Revenge. Ito ang ganti ko sa mga pinagagawa mo sa akin." Nakangiti si Giselle habang pinapanood ang pagtulog ng mahimbing ni Morgana. Tinititigan niya ito ng maigi dahil wala daw talaga pinagkaiba itong si Morgana at Moira. Kaya may plano siyang gagawin dito. Papatunayan niya sa lahat na si Moira nga talaga itong si Morgana. Inutusan ni Giselle ang isang tauhan na inutos niya kay Froilan na talian ang dalawang paa at kamay ni Moira at kukuhanan daw niya ng video itong si Morgana para masira din daw ang imahe nito. Sisirain niya din daw si Morgana katulad ng ginawa nito sa kanya. O mas matindi pa daw ang gagawin niya para dito kay Morgana. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.